May libo-libong trabaho sa sektor ng turismo na pwede pong applyan sa job fair ng Department of Tourism. At dyan naman tumutok si Maki Pulido. Isa sa mga nawala ng trabaho sa kasagsagan ng pandemya si Victoria nang magbawas ng mga empleyado ang pinapasukan niya noong hotel. Kaya dala ang resume, pumunta siya sa unang Philippine Tourism Job Fair sa pag-asang makakuha ulit ng trabaho. Nagsimula ang job fair ngayong araw at magtatagal hanggang Sabado sa SMX Convention Center sa Pasay. Meron din daw sa Davao at Cebu. Kahit ano na po, basta may trabaho. Gaya ni Victoria, marami rin ang mga nakipagsapalaran kanina, yung iba mga bagong graduate. Isa rito si Mary Jane na halos mawalan daw ng pag-asa habang nag-aaral ng hospitality management dahil sa negatibong epekto ng pandemya sa sektor ng turismo. Pinurso lang po namin na tapusin, what if nga po matapos yung COVID-19. So ito po, sa awa ng Diyos naman po, may ano na po, nagbubukas na po unti-unti ating ekonomiya. Mula support staff hanggang managerial position, nasa 8,000 job openings na inaalok ng mahigit 70 kumpanyang kasama sa naturang job fair. Pagbukas pa lang, dalawa agad ang natanggap sa trabaho. Noong 2019, nasa 5.7 million ang nalikhang trabaho sa tourism industry ayon sa DOT. Pero mula Pebrero ngayong taon, nasa 4.9 million pa lamang ito. Medyo mahirap makadetermine ng period kung talagang kailan natin ma-recover yung same job level as of yung pre-COVID. So, pero tuloy-tuloy lang yung ganitong klaseng activity na ginagawa ng DOT. Ayon sa ilang employer, maraming posisyon ang hirap mapunan, kabilang ang mga kitchen staff. Isang kalaban namin doon is people going abroad or shipping, yung cruise line. Ang hamong ito, isa raw sa mga dahilan kaya nagsagawa ng job fair ang DOT. Umaasa rin daw ang DOT na makakalikha pa ng mga trabaho kahit malayong-malayo ang bilang ng tourist arrivals ngayon kumpara noong bago magka-pandemya. Habang nagbubukas sa mga trabaho, sabi ng isang aplikante, sana huwag rin anyang kalimutan ang mga nag-a-apply na may edad na. Si Grace, na 47 years old, nagiging balakid na raw ang edad niya sa paghanap ng trabaho. Sabi nila sa amin, dahil sa age nyo, mukhang mahihirapan na kayo dahil hindi nyo kaya yung work. Sabi naman ng DOT, wala naman dapat diskriminasyon sa edad ng mga nag-a-apply. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras.